Publishers Association of the Philippines Incorporated Cebu Chapter. Kanya ikaduha ning semana sa atong tabok-tabok dinhi sa Cebu Business Hotel. Ato pasalamatan ang staff and management sa Cebu Business Hotel sa ilang pagtugot nga kita mamahimong venue o dapit sa maong kalibukan. Ang atong panelist karon ubay-ubay ni siya o ikapaambit na ito karong higayuna. Kay siya, mao ang chairman sa Department of Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nagtundo sab siya sa Matias H. Aznar Memorial College of Medicine sa Southwestern University. O nagtundo sab siya sa Gulyas College of Medicine sa University of the Visayas. Sa iyang mga civic o sports organizations nga giisalutan, kanhi presidente siya sa Southern Islands Medical Center Tennis Club, Council Chairman for District 301B2 sa Lions Club International, sakop siya sa Cebu City Anti-Mendicancy Board, kinindo sa niya itong iskutan niya kay may tungkol niining kampanya batok sa pagpakilimos. O niya, National Chancellor sa RAPID. RAPID means Rescue, Assistance, Peacekeeping, Intelligence, and Details. Og isip kauban sa buhat, siya sakop sa KPP. Nagsimbya siya sa DYRB matag alas 11 sa buntag at sa alas 12 sa unto matag adlaw sa tulumanon nga okay, okay do, in action. So kauban sa nato siya sa broadcast. Diplomate siya sa Philippine Board of Psychiatry. Fellow of the Philippine Psychiatric Association, accredited physician sa DDB, Dangerous Drugs Board, accredited neuropsychiatric screener, diplomate sa Philippine College of Addiction Medicine. Nakaroon po sa kong kahibaw, ano na rin itawag ko, Addiction Medicine. Ato ning, yan ni pasabot ka itong tao. O niya, Master in Management sa University of the Philippines, o nagkasalmo siya Drug Rehabilitation Internship sa New York, America. So, ay paglalan ang atong kauban o gani newly admitted member of PAPI Cebu, si Dr. Rene Obra. Dok, mayang butang. Mayang butang, Sam. Mayang butang na to sa mga kauban na din sa PAPI o sa media, napuntapok sa media, no? Nagagayang salamat sa inyong pag-invitar na ko na may mong kabahin din ng atong sinumanang kalihukan din sa business hotel ng Dapayan sa Subo. So sa ginaingon, usap ko ka medical doctor and my life is specialty in psychiatry. So maybe dilintanan sa atong karoon na minaw makasabot ko sa panig psychiatrist. Kaya di sa mga bugado ganing sam. Oh. Every time I appear in court, kay usap na sa kong trabaho as an expert witness to appear in court in mga cases at criminal and civil. Bisa mga abogado din kailan sa aware o sa may ning psychiatrist. So, para sa kasayuran sa tanan, kami mga psychiatrist, usap ka medical doctor. Board passed me sa medical board exam. And after passing the medical board exam, we underwent residency training psychiatry for 4 years. And after that, we took and passed the diplomate exam. And that's the time that we can call ourselves a psychiatrist. So, mga usay kong tanong ko rin sa kulti, Dok, kung sa may diferensya ninyong psychiatrist o psychologist? So, mingong ko, kanang psychologist is a preparatory course of medicine proper. I have nothing against these people. In fact, usay sa kong mga bata, psychologist. No? Na, yung prosesya medicine, so, may diferensya sa duha. At kung dyan, sa kong tanong ako, ikaw yung honor.
yang benar ikaw ay kumpararkan ako political science graduate. So I think klaro na siya, no? Sa ginayon ni Sam, dagan kong matagupo-grupo, usap ko ka maestro. Pero dahil mo na musulti ka in front of students, and then you talk in front of people who are experts in public speaking and communication, the media people, no? So medyo ginervyos ko kamay, pero I hope I can really control my stage fright, I can continue to talk in front of you people, no? So kung punta ka sa, sa tag nagpaingon ko din eh, ang istorya mo ni Max kahapon, then ni Sir Sunny, ni Jun, o si, wasa naman si Engineer Greg Sinining, ang doon eh, no? So, ingon ko nga, hindi sa alor po ko motivate sa grupo, kaya this is part of my social concern, no? Kaya, anak naman ko na na, grupo-grupo nga, there's no, whatever compensation at stake, o kaya-kaya tayo. So, nakonaw na ako, mag-isgot ko, in generality lang, tulong ka topics, karumutaga. After that, maybe you can ask me questions, na? So, I'd like to define health tingali, and talk about a little about drug addiction, and talk about maybe suicide, and then makain karun, and talk about what are the signs and symptoms, o mga kilima doon. Kaya kita mag-una sa media, many times, interview tag mga tao nga ituhuan na ito, mga self-light, makahatag na ito, pinunta mga tubag sa gusto na itong maibalwan na rason, nga nung naitapun ng usap ka incidents, na? So, at least natin ganyan, yung siya makakwa, nabalingirin pa rin sa usupin niya sa tinuod. So, I'd like to start by saying that ang definition sa health according to the World Health Organization is not the mere absence of disease. So, hindi ko mingon na healthy man ko, kaya wakang ko'y cancer, wakang ko'y sakit sa atay, wakang ko'y sa diya. No. According to the World Health Organization, ang definition sa health is a balance between physical, mental, social, or spiritual well-being. So, ginagin mo ba two factors must be balanced so that one can claim na he is a healthy person. Tungan kay psychiatrist na lagi ko, mungingon yung ko, sa isa sa akong radio program sa DYRB, Matagasunsi, na there is no health without mental health. Pagkulang ko dito sa kauluhan, at noong last week, nag-tapok-tapok ngayon to, I was presenting our hospital, and we talk about these topics, no? Na how can we help thousands, maybe millions of people in our country. So, tungkol lagi kay balance man siya. So, it is impossible for me to talk about all these four factors, physical, mental, social, and spiritual in just one session. But just a generality lang, some. Ato lang siguro ang lakbitan pag sulting kini itawag na ito o drug-related problems din sa sumpo. Kaya dihan sa akong mag-practice almost every day. In fact, there was one time I attended, I was someone to a very important as an expert clinic to sa Toledo City, not long ago. Imagine out of the 10 scheduled hearing for that day, more than one half were drug-related, shampoo, marijuana, directly related, no? Ang accused was believed to be under the influence, and then ako sa nadapan ng position. So ato lang yung ba? Ato lang yung isutan ka ng mataka. Generality lang, no? I will not go into the detail kay taas makain ng topic. In fact, sa akong klase sa College of Medicine sa Southwestern at sa UP, usan ni kabulan mo ang ginapon ni drug-related disorders. So what is a drug? Kini magkabayo na drug use term ko siya. Ang definition sa drug is an any chemical substance that when taken in by a person, can change his physiological processes. So, apil na niya ang coffee, apil na niya ang beer, apil na niya ang cigarette. No, mo na si definition sa drug. Although na ay drug na ginuntang legalized, na po ay drug na illicit or regulated drugs. No? Kanang mag-isot lang ng duha, magpumun din sa subo, tulong tingali. So, kining shampoo. I hope you will ask me questions after my talk, no? Kining shampoo is vitamin hydrochloride, no? Kining siya synthetic, meaning manufactured in the laboratory. Dili ni siya blood protein nga sa gikan sa coca plant. So synthetic ni siya di manufactured. So it was one time, you know, you can think back as far as your memory can remember.
Murag din ito ay tako kay mo murag tuloy ni sa ato sa sugo nga nilingon mo ay nagpusa sa nagmanufacture ng mga mga synthetic drug. So, stimulant ni siya. So, as a stimulant, this can increase the production of dopamine in our brain. Kining dopamine, this is one of the neurotransmitters atong uto, which control the way how we talk, the way how we behave, the way how we interact with our friends, atong mga susyo, no? So, kung taas ni siya, ang usa ka tawo nga video na yung class nila dito, heroin, cocaine, ecstasy, mga dato ba sila dito? Kita din eh, magmantin na ilang tag-marihuana, kanyang mga rugby, shabu, kay affordable, readily available and affordable. So dito sa Estados Unidos, ako lang i-divert ang akong discussion dito sa Estados Unidos. There was one time na ingon ko nga, lain na, because one of their house rules that no alcohol, no drug inside the facility. So, niingon sila nga, bawal inadili ang pag-inom o galak. So, ingon ko ni Dr. Baron, parts hapit naman tamo, 2 bulan ini, lamig na kayo inom o green wine, kaya ito na wala, ito winter na to. Kaya November, December, January, February, ngayon mo man ang bulan. So, ikaw din na ni Mahimo. So, in one of our morning meeting, there were so many American, Latin American, and other international from reporters, pareha sa mga nag-training. So I stood up in front of this group and said, I am an occasional beer drinker back there in the Philippines, in Cebu. If I can tolerate that not drink a single drop of beer for almost 2 months now, why can't you people not stop cigarette smoking? Don't you know that nicotine is a drug? Sigar yung matrasa ko rin dito, pero kung tumusunti ko na. Ego, unfair mo ni kayo, sir, John. Ego, lapin kay inom ang red wine or beer at hindi pa ignore niya. Kamu, sige pong bot-bot si Grillo. This is not giving justice to unfair ni. You know what? Didoon ko sa usan ng coordinator. Because we call our name, ourselves by our first name, Charine. You know what? We know that the nicotine is drunk. But we are after for revenues. What if may nalalit sa utok yung Amerikano ba? Orang rin, palitan rin, pag-ubat ko niya kaya para mahalin ng mga bala o gamang M16. Orang mga mga na istorya. So, what, alam mo mati mo. But what was nice about it, that pagpakita mo, pag-ubaw na mga dito, there were 4 of us. Nag-email tayo, nag-communicate tayo itong katong mga kauban nga, cigarette smoking was completely banned in that facility because of that was a high opinion, no? I will not claim na ako din ang inyong instrumento, maybe vehicle, siguro, no? Na i-ban nila cigarette smoking in that part of dito sa New York, no? So that's all about drug. Patong nomonic sign of Cebu user is paranoia. Patong nomonic sign of marijuana user is bloodshot eyes. Yes, red eyes. Red eyes. Mana nga, marijuana is readily available also here in the Cebu. In fact, napoy ka ilang at taga-kabigo na po sa tennis community nga nasa Philippine Air Force, yung Chadak. Gihawal mo ang mga marijuana di ka dito sa bukit kuno dito sa Balamban, dito sa Pasa Tumatua, dahil na pitan, kumuran, pitan. Then naman mo naman magkakaroon ka sa helicopter, katanggahan na, ang lagi sunog. So this is just an indication or proof nga naagit ay maliwanan din sa Sumbo. And there was one time, na-mention na I'm a member of the Anti-Mitigan Cyber of Cebu City, na si Ma'am Bitigano. Ma'am Bitigano is the head of our Anti-Mitigan Cyber Task Force. These are the implementing body of the Anti-Mitigan Cyber Board. It's a look, pareho ko nung aray-aray sa Luyos Redemptorist Church. Kung ano man yan ay Ma'am Bet, hingalain siya nga, na-amin na rin ground up ng mga rugby boys. Ayaw ko nung lecturing, ayaw lecture ng shabu, ayaw lecture ng heroin, mga sa marijuana, ayaw. Shabu, another rugby, ganyan yung lecture. So true enough, when I went to Redemptorist Church, the back of the church, there were around 60 rugby boys and girls. So this is a proof na daghan yung kayo ng problemahan din sa Sopo. And used most of the time, mga heinous crimes were happened when the accused was under the influence of either alcohol or drugs during the commission of the alleged crime. Because they will no longer be inhibited to do these criminal acts, they are
or they were no longer in their normal selves. In fact, ngayon na yung mga ang judge kay Molly na part sa trabaho ng Kuskorte. So, mag-usahin ka din ng mag-historya may kung nga usahin ay mga panahon kaya nga mag-ukot at finances kaysa Ugado. Kaya mo na yung trabaho. So, ngayon din, ngayon ka din siya nga, what was the state of the mind of the accused doctor before, during, and after the commission of the lead strike? So that is our job. At it is easier said than done. Dili ba kay balon. But because we are an expert, but before we can claim ourselves an expert, we will be qualified in court. Ano pa kung tanong may, kung saan may graduate, kung saan may pasar sa board exam, kung saan may mga qualification, pila mga pasintiya mo na tanawan, kapila naman kumapil sa court, sa mga case parehan eh. So, nakasatay ngayon ng state prosecutor at fiscal, si Dr. Rene Obra accepted as an expert witness. So, as accepted na expert witness, that's the time that I can give an opinion testimony. And of course, there are still other practicing doctors and therapists in Cebu, mga pariparihan ng trabaho. Hindi lang ako dagan na sabi, no? So that's about drugs. Now let's move on because we have limited time, Sam. Let's move on to another topic. Please ask me questions after my talk. To why people do commit suicide? Now, pagkatiwa yung space, yung Tony Rubin Badyok, so okay na kami siya. Basta na yung mag-suicide, na i-possess by evil spirit, na i-rape, na mga kahibulungan ng pangita ko, manawa ko niya siya na ko. Kaya pareha ko niya taga-lady ba, taga-bye-bye man siya, ako taga-sugod, so medyo kailan eh. Misa, no, so may mga opinion na niya, usay tukos Manila, ego, istoryahin siya ko ng katumitin, so may istoryahin, so may background din, ba na niya. So, manay siya. Why do people commit suicide? As we all know, suicide is an introverted murder. Sa law, no, ang murder gani is deliberate plan. Okay, tinuyo ani mo. Ang homicide, it just happened. Na wala din mo ituyo niya, it happened na kapatay ka. So suicide is an introverted murder. So tinuyoan gani mo, patyon yung kaugalingon because of some reasons. So dahil na theories, ako lang ikuan sa, ipas-pas lang ako, no? Number one is the egoistic theory. So, kining egoistic theory, this is the reason why people are single, divorced, or separated. In other words, was a loose support system. Are more prone to commit suicide compared to the opposite. And a married with a strong support system. Why? Because they have nobody to comfort them, no? To share, to God. Mabila na kayo katambang sa itong mga pasyente, if you have some problems, do not hesitate to share your problems to people who can understand. People to whom you can trust. People who are a little bit superior than you are in terms of educational attainment, in terms of security. Do not share your problems to the standby in the canto. They will just make bugal-bugal to you. Okay? And that will unburden you with your problem. So that is egoistic theory. The second theory why people will commit suicide is the altruistic. This is your strong attachment to a group. Like a fraternity member, cult member, kini mga Al-Qaeda suicide bombers, gaharap kiri, kamikasi pilot sa Japan. So kini mga suicide bombers, they will wrap themselves with bomb, detonate the bomb in the middle of the crowded places, market. Of course, by the time that the bomb will explode, the first person to die, sila. Pero they don't mind, they don't care. As long as it will be for the benefit of the group. When I say altruism, strong attachment to, I don't care if I will die as long as I'm a group of happy. So this is altruism. The third theory is the anomie theory. Anomie theory is the reason why people have a drastic change in their lifestyle. Kalit ba nga pag-ausap lifestyle? Before, influential, very popular, money, then for one reason or another, found himself back to square one. Or somebody who has a very good reputation in the community, found himself to be facing a serious legal problem. So some of these people, because not all, will commit suicide rather than to face the consequences. So this is happening, no? Another very common reason why people will commit suicide, because not all people who will commit suicide really meant to kill themselves, but just to attract attention.
This is common among females, no? To the ratio of 3:1. Mas daghan babae ang mamatay sa suicide kaysa lalaki. 3:1. Pero mas daghan ang lalaki mamatay sa suicide in the ratio of 3:1 compared sa babae. At pambalikon, daghan ang mamatay ng babae, daghan ang mamatay ng lalaki. Why? Because the method used by the male are, ano mong kakatay yun? Tunggaw, pusil, paghang, lambat, kasugar. Pero ang babae, na makahatag o kasubaran o uli, makatabang kasubaran o sa kakaso, kalawlaw. So at least kita may balot ako sa may atong mga makitaan sa katawang wapos ulti sa tinuod. But before that, I'd like to classify the offenders into two big groups. No? Hindi kita wag na itong emotional offenders. These emotional offenders are the people who commit a crime because of passion. I'm sure you have heard this term, a crime of passion. You went on top of your anger. Then because you are very angry, so you have to kill somebody on top of your anger. That's crime of passion. You did not really plan for it, but it just happened, no? The other, these are people who will show remorse, has guilt feeling, what had happened. But the other group are the non-emotional offenders. These are the people who will commit crime for financial gain. Mga kanang mga recidivist, kanang mga repeaters, mga criminals yun, no? Na mupatay o mungawat yun. So these are the people who don't show remorse, what's a guilt feeling. So when you talk to these people, you must be somewhat assertive, na medyo intimidating ka, otherwise they will not cooperate. So you please watch for the signs and symptoms when you talk to these people so that you will be guided as though they are telling the truth or not. First, you have to observe. Mga paninton ni siya. Kung paninton ka ni siya, most likely, tense ni siya. Hadlock. Medyo nasa yung itago. Ikanwa, color of the face. Ay, di bumuha o mungluspat. No? Mano sa ibantayan na ito. No? Ikatulo, kanang itong dryness of the mouth, nga mabsibahan mo kasi ilag tuon. Yung mga yung tubig kami. Yung kining asam sa apple, bitaw na ito. Asam sa apple. Magsigig lihok-lihok. This will show na tense siya. Okay? Another thing is you watch the elbow. If the elbow is hanging, relax ra, no? Wala yung ando. Pero kung murag na busog, ana, that's a sign. Well, I'm not conclusive, but that is a hint. That is a sign. Medyo tense siya. And then, iyang heart rate, o gamayang breathing. Although, dili mo yun na po na visible nga, hindi mo yung skulkin, hindi na po nili mo doktor. But you can see the carotid artery pulsating. Pas-pas kayo. Ha? And you can sense yung breathing is somewhat short and rapid. No? Gusto pa nga tense siya. No? Kaya, fidgeting. Kaya bang hindi mo makali yung Tagalog pa? Keep on transferring from one chair to another. O magsigi o luwa-luwa o bullping, o luwa-luwa sa buhok. Basta kay hindi mahimutang, in other words. Kaya some of them will cross their legs, no? Cross their legs. And then the free leg, kaya nag-cross my nambit na siya, will keep on swinging. Muna pag-usahay ka daw na bambu ang inyong lingkuran, ako ginuyang ko, wala ka bugado pa ka, jazz pa ka, ginsa ka niya, basta kayo. Naka dito sa pekas tumoy, hindi ka din, nag-swing-swing ka sa munting po, sa mong ginuyang-duyan, di ba? Ko, sir, may mukhang, or otherwise, para pali kayo, samo, balihin na lang po. No? These are signs na siya kuyawan. No? And one thing, please take note. Person who are malingerers or doesn't tell the truth cannot see eye to eye. No eye contact. Why? Because they are scared, afraid that you might see in his eyes na he is lying. Mga na yung psychology side of it, ha? So these are mga tips na atong ma-obsibahan nga. O niya, inconsistent siya. The voice becomes harsh, ma-usap. Murag nervousness na ma-obsibahan niyo. So, with that, taghan mo kayo. Murag ko sounds like a lawyer, but in our pag-study ng Musta Medicine, in fact, especially na ako sa psychiatry, dealing with mga medical legal problems, naanis sa mong libro. No?
So, ako lang yung simplify para sa usapan na to. So, yan lang yung kalikot naman kay taghan po mo kayo aking isang time, pero I hope you will ask questions so that mag-aidin ko ko. If I cannot answer your question right now, I will research or ask my colleagues para next time around I can answer. Bili masag ko, dagan sa kong limitation. So, then you go back, take your gayo, kebalagotanan. Okay, salamat kayo, Dok. At least katoy mo mga pasiuna, nakahatag na to o kining idea no sa profession nga imong himo karon. But let me first introduce our media colleagues nga niaron, ang atong secretary sa PAPI Cebu, Jun Basadre, atong one of our directors, si Wenselen of Banat at Freeman, lain atong official sa PAPI, si Sunny Gabiana, our IT expert, gikan sa DYHP, atong kawan usab sa PAPI, si Max Daloydo Yadrino, our treasurer, the veteran photojournalist, Loy Borado. Magyagikan sa DYRB, si Joe Black, kaniyabad ka na to. O gikan sa Love Radio, si Gilbert Gonza, or Papa Ray. Okay. Sige. The table is now open sa mga pangutana. Ito ka Dr. Obra. Aron, tukik po yun yung lugar pa. Kasi yun ang pangutana. Jun Basadre. Yes, Jun. Dok, bago lang yun, ito po ang ilusag kagahapon ang transport power display. Ino na lang na ito, kaya hindi mo sila mong calling wilga. Wapun sila mong wilga. Anyway, doon na yung mga aso, ang mga drivers na iingon, i-report na may take drugs. In the first place, though, why are these drivers taking drugs and what drugs are they taking? Yeah. Okay, sa dito pala pa tubago ni Dr. Obra, we acknowledge our PAPI Cebu President, Engineer Greg Sedining of Bantay Rancho. Okay, Dr. Obra, okay, sige daw. Okay, thank you, John, sa papakutana na, no? Ayon po tagay, Engineer Greg, no? Sedining. Kaning, actually, I was one of those very vocal about this before I'll answer your question, John. No? Because, you know, before, I don't know now, there will be runong yung mga nangyari. One of the requirements for one to renew their driver's license is for that person to undergo drug testing. Para sa ako, it's nothing but money making on the part of the laboratory owners. Why? Because I know nga, due for renewal sa akong drivers, every 3 years na siya. Na, sa akong pagtuon, kining maliwana na deposited the urine mga 3 weeks or 1 month from the last use. Ang Cebu is 72 hours. Negative na siya. So if I am a Cebu user, user ko for 2 years and 11 months para safe yun, magka pagka last month of the 3rd year, di na mo use, I will turn out to be negative. Then another round of another 2 years na pin. So this is effective. Ang most effective is rundown, no? So, anong pakalitan mo, no? Dito sa Tunisi, sa may Balamban, kay Migo na ko si Dr. Pilapil, kagabi sila nasakpan ng mga pasitibo. Isang sa MEP, i-refer sa akong office, sa akong clinic. Hilang-hilang na. Kay, terminate for 6 months without pay. The same is true with the drivers. Ano mo magamit ba sila ang drugs? Why? Especially Shabu. Because as what I have explained earlier, Shabu is stimulant, psycho-stimulant. So for the drivers to be awake, kung 24 hours na nag-drive, kag-style ko nila 24 hours na, di-following day off sila. Oo, yan. Nagpagduhan sila kay driver magpuli-puli. So, muna, para nga ma-awake sila. But, they don't know nga the long-term effect of Shabu use is katong ingon ako o paranoia. And in the long run, they will develop psychological and physical dependency on this drug. Not only drivers, John. Sa akong nakita, kini mga call center agents, kini yung mga security guards, kini yung mga entertainers, kini yung mga dino, halos tanan na nila ng drugs. Just to keep them awake so that they will not be inhibited anymore to do what is expected from them. For example, stage dancer ka, full dancer ka, simple, under the drug, under the influence ka of drug, and alcohol, hindi na ka maulaw, bubuk na, atan niya. Pero kung normal ka yung mind, simple, maulaw ka, mental niya, muna yung silingan na muna na muna. So, that's the reason why drivers are using drugs to take them away.
kung nga man ang mag-COVID, 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 mas maayon ang siya mo. But ikaw nga, you will continue that within life, it's not just a matter of time. You will become one of my patients or our patients in psychiatry. No? We have so many. We are talking here about thousands, maybe billions. And I know the magnitude of the problem inside our Google. Hindi mo nagawa si Dr. Deborah. But what do you think about the sa itong mga drug rehab patients? And these are the most likely people to do Hebrews in Alex Crime. Eh, sabog siya, nag-ground siya. Eh, naam na sa palaw, nak-natin slow. Insanitively, kung insane ka, exempted ka sa criminal liability. No? Correct pa po, Engineer, kasi Engineer Greg Grim, ano ba din, Bachelor Close, no? So, kanang, ingon na yung judge, Panyero, the mere fact that your client is a drug user, where in itself is punishable by law, that renders him liable. Ha? Mauna. Eh, muhimong nungusot, nungusot man. So, mauna ang consequences sa mga drug users. Gawas pa nga na, kuwanin sila. Kanang mausap ang ilang level of functioning socially, occupationally, and personally. Mausap. Di na mag-bless, di na mag-good morning, di na mag-ilis, di na mag-compress. Wala mo, ditiririn na ganda. Tanong sa naman, ditawa naman mo, ano, nilago na ni. Wala na, kaya mangawat na. Mangawat initially sa balay. Eh, later on, mangawat, silingan. After that, mag-big time na, bago po na important. Okay. Ano ta, surat mo tanda ni Brad Max, Deloidoy, Rino. Hello. Salamat po sa Dr. Ben Bukta. Ay, matalmat na. Ang isulta ni Kudo, ikas magsugod ng Dr. Carlo. Doon na gineato ko, problema ko yung huwag ni kasumbala. Sa bahin ka sa mga doktor ko, panahon na, kung sa may solusyon na yung mga nag-relaying matang sa problema sa mga tao, sa mga nag-relaying mga tao sa entertainment, sa mga private, o huwag ka gini mahuman, hanggang ka, kung sa may solusyon na yung? Yes, it's more on, I believe Max, kinikitaw na ito, prevention is better than cure. Kita ko muna ito mas mapara. An ounce of prevention is more than a pound of cure. So that's why, ako, on my own volition, ako, nanikap ko dito, I can advocate mental health. Because through advocacy, ma-aware mo yung mga tawa at the detrimental effects of mag-drug po. Kung saan may hitabo, ako pamilya, bungkag, akong mga may hitabo, I will get legal problems. Kay, sad to say, ha, nga sa akong experience ko na rin yung problema ha. The people who are supposed to be responsible to apprehend, to control these drug pushers and this trading of drugs, are they themselves? They are supposed to be protectors, but start to say, are they themselves directly or indirectly involved? I was in company with people in Manila sa mga PDA o sa police, mga amigo na yung uban, yung sila parts, Huwag naka temperature dito, di makanakpun. I know, we are on the air, ha? Pero kung bukang kayo mo ni, kay lagot na mo. Pero kung nakapirol ka, di makanakpun. Luwa ka, kapirol, nakpun ka. So, mana, that is the bottom line, Max. Kaya katong manako, pag ginisayon lang nako, katong manako punta, ano din siya, dagpunan man. Saan yung mga sultan? Maungantol ka ron, kini mga ipadaga simbahan, mga moral valid commission, kini mga spiritual renewal, hindi kini mag-organ ko ron, is hindi kayo mga tao, is ko to mga spiritual renewal, is hindi ko likay. Yes, it's more on a value system. Yes, so mga moral values. That's why, pagsugod na ko sa akong talk this morning, I define health. That is a balance between physical, mental, social, and spiritual well-being. Kung wala nga rin upat, usahan rin upat mawala, sa mayroon na tayo ng person. So, usahan mo rin magpagka-healthy ng social, yun ikaw, drag-user ka. Oh, yun. So, Pananat ko, kailan na spiritual renewal? Spiritual renewal, yes. Why inuog ka? Tuyo mo sa ibang, eh. Yes. Yeah. Ino, i-introduce ko. Pinag-inasap. Diyan sa akong klase sa College of Medicine sa Southwestern at sa Goliath, nagkama kayo mga internationals, mga Indian, mga Thai, mga taga-US, mga taga-Japan, internationals. Eko,
spiritual well-being. We will not talk about religion, because if we talk about religion, we will talk about religion. But when you're inside your religion, you say, you know, that there is somebody out there governing what is happening down here on earth. It's up to you, that's your own judgment. Okay, democratic matter, you want to go to so, but you know, ako, Katoliko, ikaw Sabadista, ikaw Muslim, ikaw Islam, ikaw Buddhist, so, please do what is ang pagtulog na niya ipatuman sa imong religion. Am I correct, sir? Yes, thank you. Okay, nene kayo na sa lipandugan pong tanah. Ako ngayon ako si Ato Secretary, si Sir John Pasadre. Mudah balik ng revive balik to take over on that temporarily as moderator kay do na lang ko importante kayo atubon at this time pero when ikaw mo makabalik na pa may daghan nga makabangutan na karon so John Pasadre will take over as moderator. Thank you, sir. Okay, bueno, na pa may we have still have 1.5 hours I think. Next question will come from Wenceslas or Marlon Gwen. Okay, yes, sir. Okay, thank you. Dilining mo na pag atong pre-impan, being a psychiatrist, buntan sa kaso ni atong mga suspect sa Noel Guillamat case ba? Murder case? Thank you, sir. Noel Guillamat. Noel Guillamat. Attorney. Attorney Guillamat ba? Ah. Oo. Attorney Guillamat case. Kasi yung tanong sa mga suspect. Kung sa'yo mong tanaw, pinigay sa psychiatrist sa mga suspects ni Mariana? Okay, actually, I'll accept na medyo limited akong knowledge about that incident. Pero na-over, na-pasahan ako sa rin sa newspaper, pati na ako sa radio, sa mga ordinary na conversation about what had happened. But before I answer your question, sir, just a little background. Kailan ko at tumatay ni Noel Archibald. Why? Because usa sa akong mga pasyente, hindi only yan, kay naay problema. So, yung na na ang among prediction. So, we know each other. So, wala naman sa lang kalimutan. May mga ito hindi kuno ka maka-atake o tao makatay na. And that is against the TBT rule. So, ato lang iskutan, kini yung mga suspect yung mga taga-highway patrol, no? Kung na ay isulit evidence that will lead into the kini yun ta suspects nga involved directly or indirectly na nung ang premium. So, after due process, the law will prevail, no? Yung ito ang itong tinawag is no man is above the law, no? At ako mismo, ako pag-analyze na nga as a medical doctor, as a limang kapugado, ako lang nga yun na pag-analyze sa situation. Kung ako sa kanan ay bound na kapita sa ila, na ako ay na-confirm yun, na ako ay gigamit sa pag- pag-ambos ni Candy Anhing di pas na Noel Archibald, attorney Noel Archibald. Pwede ba na siya magagawa sa without the approval of those na nag-man dito? Mahingon niya sila ang mga official. Open me dito. So, kaysa pinag-duty security guard, hindi ba mananghin na ninyo huwag ipagawas mo na sa kanya na dito? So, wala na akong pag-analyze, no? If these people will be brought to my office, to my clinic for a neuropsychiatric evaluation, I'm more than willing to do. No? I to cooperate, no? Sorry. Apology. So, kanang muna na ako kay taga-taga-concern, kanang institutionalized na case na kung gandol, not long ago. Remember that Marshall who was accused of raping one of the state witness diya sa ilang safe house for 36 times. Billy. Ako dito ang nagsuwat dito, in fact, newspaper na ito, kaya ginuhol ko ni Fiscal Ipong Abila.
o napamayong kopya sa pangreta, dili sa yun. Because I know that kung saan ako isulat umabot sa Manila, o basahan sa libuan ng mga tao, I was expected for to kutub sa akong isulat, akong pagkipabasa sa akong bisis, hindi ko nga kadang mungkin naman eh, kay basit ako'y malahot. Why? Because what I wrote on my report will be very vital sa decision making within mga acquitted or mga convicted ba si Billy. Okay. Kalau sa daily pa si Papa Ray, ato sa paminawan ng atong presidente sa Publishers Association of the Philippines Incorporated, Papi, Engineer Greg Sanin. Thank you, John. Salamat, Papa Ray. In behalf sa Papi, ato salamatan ang atong bisita na nakatungag yun sa mga presidente na rin. Kaya kita may hapo ni Dr. Rini, wag ko kayo bawa kasi na i-guest, i-text na lang si Max nga, confirm na si Dr. Rini nga mo atong bisita. So, nagka-istorya man mi, kaya nabunta. Wala na kung i-text ni Max nga, nagkakita ay mi. But dito siya Max as a part of the prerequisite nga member recommend niya membership kay ang atong papi is Dimanggol. Dimanggol ka na automatic nga membership na ito kung dili by recommendation, by nomination. So, ginominate niya. Part and parcel sa process to become a member is you have to attend at least 3 times a meeting, regular meeting or special meeting. Niya, nakatambong na si doktor, last guest pag-iroon siya sa papi, pero more than enough requirements siguro na. No? But it depends sa committee. Ang membership committee na ito is composed of Sam Bustarilla, John Basadri, our secretary, and Noy Jurado, our treasurer. At sila pa nagtulong mo-ag-ag sa biodata sa membership sa PAPI. Kaya ang membership mo sa PAPI is a little bit strict as far as other organizations is concerned. Kaya we're governed by the national chapter, kay local chapter man ta, dili man ta kana autonomous chapter there sa Cebu. We are governed by the constitutional bylaws of the national organization. Salamat kayo na. Ako lang itong ipakapin itong ordasyon sa pangutana ni kanang Bradwin. May mo sa i-off the record ni nato, kay may mo dili na ito i-order ng porsyon na kay very sensitive magulang isyo na usap sa sensitive. Katong bagong nitabo kang Richard King. Mautan ako kung buong sa epekto sa psychiatrist sa aspect neurobite. Napatik sa newspaper, ingon nga skits report ipublish sa newspaper sa mga polis. Pero kung atong nakita sa newspaper, di man to skits, picture. Sa ato, pag mayroon ka skits, skits sila. Pero mayroon ka picture, yung picture dito kay klaro di man to skits. So, doon na to'y effect ba? I mean, muna nga, mangutan ako ni mo as far as your concern studies, kung sa epekto ni ini kay para na mo nga yano nga mga lungsuran mo o mga komentarista nga nagbasa o nagtanaw sa newspaper. Sa pag-ingon sa police, we have now the skits, picture or photo of the killer of Richard King. Untan na ona do retrato naman. Nya ang retrato mo na gi-picture tong Luis Jurado. Di na maayo, so there must be something wrong in it. So the police must also be very careful as far as publication of an issue such as this one. Okay, dili man ni gamay tao, da ko maning tao siya. Di man ni sa figure na dili na to isalikway lang ang mga pinsay ko sa ngilan. Niya, kung imo tanaw itong ingon sketch report, picture naman ito. Kung niya, daghan kayong kangi-dangi, itumbok na ito, nuburag naong ni Paul Bulilan. Itumbok dito, nuburag naong sa anak ni Pertis Gawas. Saan ito pa? Ano na mga angi-dangi? No? So, muntana na ko doon sa may epekto ni ini as far as your department is concerned. Okay, this one is a piece of the book of the Niger. Pero mereka kong ito. Ang ilang giingon nga skits ko nung cartographic skits na. Kinawa naman mga tao na makita yung drawing. Kaya nakakita sila sa tao. Ilang drawing based on their memory.
ama tayo memory nga. Magsige kang imagine din sa mga tawana na huwag makinagadang kamera. Pero kung nang i-publish sa newspaper, picture, pabili sa screen. So that is, kwan siya, kinanta, ibinit siya, mamamo niya siyang tawana. So the most likely yun nga ako i-suggest nga buhat or next na itong motoridad is to look for this tao, kung naman niya sa Dabao, kaya Dabao mo ito may tabo, and then try to inquire, no? Interrogate, ukot sa bagayang involvement. May nga din siya, one thing kaya gawa na kung na-mention sa mong pag-ingon ninyo ganina, ginimerit na kung ma-signs at symptoms sa katawang namaka. Katong sweating, katong mausap ang kulor, katong magsining kakin, mataasan heart rate, katong mudray ang mao, katong mga ilbon, mungana, katong dili maka eye-to-eye contact, usanay na miss na ko. Kini magsiging swear. I swear to God, huwag gina na ko gihimo. Mamatay pa ka mong isa'y namatay na lang yan. Huwag gina na ko gihimo. Most likely ka na maka. Wala pa na sa akong pa. Ako nang isulunin na itong isulunin sa mga criminal. No, yung Dr. Obra na ikon, ako di man nato. Kaya parang nga, I'll do the opposite. No? So, kung ang ipapay sa newspaper picture, kaya matrace na ito kung kinsay tag-iya, of course, na picture na ko na. So, matrace na ito for the kanang collaborative effort sa itong mga autoridad, kaya ma-interrogate ni siya, mo-pun yun eh, mo-narrow down yun eh kung ang identity anin niya ninong ta-culprit, no? So, now we na-learn sa in any battle that we encounter, either gubat or kanyang mga sports or anything. Naantay kitawag na ito, element of surprise. No, ako tennis player ko. I play tennis twice a week. Well, at least once a week. Ang akong style, para ko makadaog sa tennis, game. Tanaw na kung sa may weakness akong opponent. Kung wala siya, din siya consistent kung baka, ang tanang bula na kung may baka na kung ihatag sa iya. Mana, kung ang atong purpose niya is to capture, to apprehend the culprits sa nipatay ni Richard King, mas maya siguro ka, we will apply the role of kanyang surprise. No? Kaya kung aware siya na mauna na sa tibang tibang na to siya, okay, siya kung nauna na dito, hindi ko gusto mo pabalantada kung anytime, dapun ko. Diba, Sir John? Oh, so element of surprise, no? Mao na siya ang aking katuan na engineer, no? Thank you. Yes, Greg, Eric, any more comments or rejoinder? Okay. Anyway, next question will come from Sunny, from Director. IT expert, Sunny Gabiara. Yeah. Yes, morning, Doctor. Morning, sir. Before I go to my question, ubalik lang na itong sketch na about the assassin of Richard King. Kining method of sketching karon already uses a computer. Kanya, within the computer memory, na sila i-store na different kinds of eyes, kanang actual persons. Yung morning nila i-compone to make a composite. That's why the result looks like a picture. In fact, many years ago, using the same method, the New York Times published a cartographic sketch or picture of Jesus Christ. In fact, ini si Choy Turaban, the comment nito siya nga, maramanig good long si Jesus Christ sa New York Times. So anyway, that's the new system. Kunya, the police were careful. They did not want to publish that sketch first because according to one of their spokesmen, they were thinking, naapa siya sa sul sa Davao. So di na nila ipagawa sa sketch. Kaya kuhan doon na element of surprise mentioned by Dr. Rene. Pero amating nga lang, matakpin mo na, bigawas kong sketch. Kunya, napod ang reward na, from 500,000 initially, around 1.3 million. Anyway, my question is about drug abuse. Yes, sir. Katugang sa imong paminaw, because you know the police
you're always in touch with them. Kaming use of drugs na, it's all over the Philippines, no? Kunya, how could it spread so quickly? We know that the drug cartels are very rich and powerful. Pero, think of Davao City. The mayor is very strict. Then they discovered that there is a large batch of illegal drugs. Di ka nitimay lang nga. Ano lagi nga, daghan kayo mga campaign, advocacy program, ang mga doctors, sige, lecture. In fact, kami sa among grupo sa Lions, mga tubig mga eskwelahan, lecture, mga tubig mga barangay, mga lecture, daghan pa lang yung digihapon. Because of the availability sa drugs. Mano lagi Singapore? Marapang matingali drug problem Singapore. Because Dada is dead in Singapore. Kung matapan ka dito nga nagkuhan ka drug, patay yun. Wala na yung second time around. Dito sa ato, naghanman kayong kuskus balumos. So, mga lagi na nga, makikunta nga, like prostitution. Listen, Ginesio, kanon, kanang hunungon. Because, sa maka, for the end time, akong balikon, magsulti, na those people are supposed to be the protectors or the authorities, and they themselves the perpetrators. Diba, Sir John? Tagang kayo! Lima, ako, kapulis, willing to receive payroll from Mr. Lord. Mabati na ito na sa radio, sa newspaper, in news. Naayin mga nga. Kaya, mawagtan na lang, mahabtan nila kabuhan, mawagtan. Kaya, musulfis na sir, after 7 months, or after a year, musulfis na sir, maugab, maugab na na. Diba? So, there must be something wrong with our law enforcement. And then our justice system. Moralitaan na yung karambang nagdula o karambang we call that in medicine as revolving door syndrome. Also, dire, gawas. Moro ba kanang door pinaw ng tuyok? Revolving door? So, gawas, may katapusan. Cycle. Revolving door syndrome. Oh. You get away. Mawala siya. So ayaw nga nakahatag ko kalisig sa kanya siya. So morang sa mga nabos yung mga. Yeah, motto ang comment ni Dr. Which is very, ano bang awop. What do you think, Director Sari, Gabiana? Any more rejoinder from you? Yes, sir. In fact, si Andre Banadat was very vocal about it yesterday. Tingon siya nga, this particular higher up is getting 50 million pesos a month. Yes. Kanagin. O niya, napugyo ko yung comment sa akin, isgutan na mo gato na yun. Kanapitaong may pulong ta. Na, naigitapok diri. Ipusasan. Niya na kayo lagi usan niya, pero yung status niya. Manong kumadakti? Kumadakpa? O niya, mayor. Sa delight dito sa another town, nasa sa Chevron dito. Why? There must be something fishy going on. Anong hindi man siya madakpan? Nandiyan mo siya, dalit na magkatakpon. Okay na. So, medyo may pagkabukal, tanyaan yung gabay, pero we know for the fact na we are banging against a very heavy, very tall wall, no? Resort kayo ay penetrate. Ano? Sa among grupo lang daan, kanang usaya, ito ko sa 40. Tapad niya sa kanang nai, drug lord niya, ipusasan. Sa mga media, pasti lang. Wala ka kasi makapalit ng mga auto, ano yung kalaki? Ano ko gano? Mga doktor? Ang kamo pa? Mawagal, no? Kaya mga drug komedya, dati noon. Okay, yes, Joglat? Okay. Joglat, niya si Papa Ray, niya sa Jerry Kupanda. Okay, Joglat, call. Yes, Dr. Lenny, away from the Lenny. Kining imogi apilan ka po karong time medical support
dinhi sa tungod kay Sumbo. So far sa atong gihimo nga pag-monitor sa atong mga kalsada, daghan pa magyapoy mga bigas. Sometimes, kung makita na rin ang time ni Gansi Board with their patrol, na siksik kayo po na magway klaro ng misyon sa atong Cebu. O sabi mo reaksyon rin eh, at least makita na mo, Doktor, na kung na iipon ang anti-medicancy board sa Cebu, kaya na po kayo gigahin ng gasto kandidat niya sa City Council o sa ikibuhat ni Doktor. Okay, thank you kayo, Jumlas, pagpukutan na nana, ha? Salamat niyo kayo. Gahapon, nag-meeting me dito sa Cebu City Hall. Ang mga presiding officers, si Attorney Joy Tisquira. Pwede may bulang mong ano si Dr. Rene Obra Pimbruman ng anti-medicancy board sa Cebu City. Because I am representing Vicente Soto Hospital. Because of this big grant psychotics. So ako yung nag-represent sa hospital every Thursday, nag-meeting media. In fact, kapon, alas 3, matod, alas 5, alas 6 na kaniyapit na human. Ang among slogan, ang paghatag maayo pero sa kadalanan, dili husto. Another slogan is no segregation, no collection. Malata, di malata huwag ito mga residuals, no? O niya, napay another slogan nga, ang pamaligyaw si Garillo, or among pananang pabalik-balik, bawal o ginadili within 100 meter radius sa mga eskulahan, which is I think very difficult to impose kay chikit-chikit ba na itong mga eskulahan din eh. Ngayon na ganito hanggang po mga wingers or mga badjaws o mga rugby boys o mga mendicants nga naa sa kadalanan. By the way, the definition of mendicant is any person who is seen sa mga tour street sa usa ka lugar na has no definite reason anong naa sa diha. Except to beg, except to ask money or maligyan ang in-kind, no? Huwag na, kung sa mga dispatchers, kini mga car dispatchers, ang mga definition sa mga car dispatchers, mendikan na niya po na sila. These are indirect way of begging. We don't need these people, no? Ako, bukal kayo ko ano eh. Eh mga, karabi kang mupartin ka dahil sa may pwede ospinyan, mapalit kang tambal dahil sa Rose Pharmacy o sa Mercury Drug. Pag-park na mo, tikitan ka sa sitong. Bayad ka. Ako, bayad mo. Pero ikaw na kong sitong. Eko ba eh? Si Dr. Obra ko, sa'yo, pailangil ako. Kumayad mo po ni mo. Pero nagbakin na ako, kinang ikaw may kumbakin na ko, hindi yun ang mispatser. Kumayad na sa buksin ko, ano niya? Oo. Hindi ko na kong pag-inangan na niya, kumbakin na ko. Sa ganun na mag-tolerate pa ni ninyo, kasi mamumidyam ka rin ko na, basig na kay Kat, kami niyang kita, no? So going back to the medicals yung nagkahan naman kayo is because huwag mong kuntay inong tagakong lugar ng kabutangan. Ani, sa pamilya sa tuto, kapag pignan sa ikot, eh, kumamali ako may concern. Tingon na yun ang taga, kamo, siguro usan ninyo, say, ang tatihon ko sa radyo. Ano na, Dr. Obra, nga, ang kanang pasyente, didaan na tayo sa hospital, nung nakita ano kasi niya na po sa kadalanan. Eh, kung nga, true. Ako, kung may hipira sa among Center for Behavioral Sciences, kung ako, inan akong mga staff na buhay nila, i-discharge na ninyo. O pa pati, klarong kabutangan na nito, i-discharge na ninyo. Kaya if we will have to accept all these mga medicals without discharging some, this will no longer look like a hospital. This will look like a concentration camp. Nadilya, these are not boxes that we just have to put inside our hospital and leave it there. These are human beings that we need to feed at least 3 times a day. Now, and we don't have budget, we don't have enough space. Especially after the availability of this drug. Now, you can easily purchase rugby or all cassettes sa mga hardwares. And they can easily reason up, gamito mo guna mo ni siya sales at mong project. Not knowing ang gamito nila silang pag-anis-anis. No? So, disog yung kayo na masumpan ni siya kay maulagi na naay mga tao na nag-push. Momentary kita ulang drug pusher. Kami po mga doctors, muna drug pusher mag-ipon, di ba? Pero nakadahil lang sa mong drugs because this is being approved by the Food and Drug Administration as a therapeutic effect. In fact, usap na sa mong potential dito sa among grupo. Kaya na yung mga grupo-grupo, mga herbal-herbal, may nung nga, makaayaw ni sa cancer, makaayaw ni tanan-tanan. O niya, after their announcement na kung sa makaayaw, no approved therapeutic claim. So this is a food supplement. Di ba? And that is a misguiding, no? Misinformation na siya. Hindi na siya acceptable na ko. Kami po kasi makaayaw niya siya sa heart problem.
approved by the Food and Drug Administration. After research, mamamitan mo matana mo, malayo pang gamay ang istorya sa'yo, no? Anong barato mo ng generic? It's because this generic drug, ang company, did not spend millions of dollars to study the drug for research. Kailangan naman agaan. And ang patency right of the innovator drug will last only for 5 years. After 5 years, mulaps ng patency right niya, Sir John, anybody can manufacture the same drug at a lower cost because wala sila mo spend o gato kayong kapital sa pag-study sa drug. So, wala ang rason. So, ang kami, mo-prescribe it because it is being approved as a medicine. Pero kung wala siya i-approve ng therapeutic claim, hindi ko ingon na makayo, hindi food supplement. Pag hindi ko nag-inom ng gatas, may mga kutsan niya, tawag ng sagbot, herbal-herbal, food supplement, tuloy na tambal na approve by the Food and Drug Administration. Ako kinagaroon yun. No? Kay medical doctor, ito yung pag-dapin mo ng text messages, Max, ako nga amigo, Ren, eh, rename ako ng Ren. Kung saan naman nagkakaroon, alternative doctor nagkakaroon? Ito, dili-dili-dili. Sa akin, yeah, okay. Tinulad, doon ay mga observation na ano natin siya na nagsulti ng endorse ako sa katambal. Ngayon nga, mayroon na siya ba? Kaya yeah, doon ay waiver, resubos. No approved therapeutic claim. Rico, diba? Rico ba? Ito ba Rico? Yes, paparayin. Okay, may punta ka po sa mga panelist karong mga punta ka. Yes, sir. Ako na masahan na kanina sa local na tabloid, pinipagbalik na ni drug testing. No? Sa driver. Pagkuha o ka driver's license o kanina mag-renew. Now, kung sabi yung saktong procedure na sa pagkuha ng urine sample, ang aplikante busod sa CR, magda o kaming plastic ito, or doon naman kuyo, kay basin ko na tumutumok na nang iyang ibutang diha sa plastic rubber, makikshare ba siya sa urine ikan sa iyang kauban? Labi na ako na usap ang aplikante drug user niya, mga ayon siya ang urine sample sa lahat po para mo iyang i-present, ihatag dito sa ako niya. Masabi sa ito mga procedure na labay po kuyo ng personnel para mo tanong yun na klaro na iyahag ito ng urine sample ang iyang isubmit. Okay, thank you. The last time I renewed my driver's license was mga 1 year ago. Okay, every 3 years pa rin siya mag-renew, no? 1 year ago, or more than a year ago. So, may pagka-inoblog ko, pag-testing, tagaan ka bisita ko, puti ka ng bottle, o niya, kuyugan ko ka dito sa CR. Kaya, uban ko ng mga maro-maro, ng mga pagkalusot lagi, binag-user siya. Magdaan na ihik sa laing tao, mag-isuot sa iyong bulsa o di ba, napit ba, kasi ba, jacket ba niya, pag ako ito mo, ipupuko sa presentakol. May gabro ba ng bantayan, hindi ko sinurahan ng CR. Muna ako na, hindi sinurahan ng CR, pero makita ang yun, hindi ko tungkol, may tanong sa musik sa organ, hindi. Nalikon ba ka? Just to be sure na you comply properly as required, no? So, muna. Pero kung ibalik lang drug testing, para sa ako, this is money making. The most important, the most reliable way is random. No? Ako ang i-advise sa random, advice na ko sa sito, sa itong mga LPO personnel, na ano yung makamit itong vehicular accident? Automatic may sila yung drug testing. No? Kaya namatay ang itawag na itong mga positive, mga blood level, no? Certain amount of alcohol, mga 0.5% naman siguro positive na ka. Nato sa Amerika, eh, mga bukagamay niya na kato sa Amerika, ano ito, kung magkamit ka vehicular accident, right there at that the site, i-Rupert's test ka. Ang mga polis dito, mga expert kaya na, you will be required to walk an imaginary straight line, mga 9 steps, forward,
Sir, about this, next day, balik. Kung magbarag-barag ka nika, hobo ka. Oh, pero magandang, makapalo ka nika, hindi na resit ka, hindi okay ka. No? So, mo na ilang pabagin. Of course, naanay ka ng breath by breath analyzer. No, naanay siya. So, mo tingin kalagutan ako sa mong training dito, kaya hindi pa imnon yun. Kaya kung ang patagilutan ay inong itugnaw, hindi pa imnon ninyo. Yan ka mo, nagbuhot-buhot mo ang sigarilyo, hindi ni pwede. Kinapatas na. Mahal na pag-reklamuhan dito sa mong grupo sa Andrea. I hope I answered your question, Ray. I'd like to acknowledge the presence of Lo Royer, Amora. Hello, one of our panelists is Dr. Rene Obra, psychiatrist. Young Max. Okay, lalapit ito po sa muta na doon. Nagbalik ka sa health niya po. Imbalance po rin ang kailangan physical, mental, emotional, social niya. Huwag yung spiritual. Kaya kailangan yung spiritual, nilingin. Nata yung spiritual sa mga. Oh, nalagay po ang spiritual. Just take care of spiritual nga. Kailangan yung spiritual renewal yung gawin. Because
I really do not know, ma'am. Dito state kagad kayo sila. Nahinumdum na inaw ko, ma'am, no, akong balikan si sir, katapakunta nila, ano nga, why the picture of drug rehabilitation? Maglain na itong istorya, ma'am. Kaya nalipon ko pagtubal sa secret question ni mo, sir. Ang ako kikumpara dito sa Amerika, dito, gikan sa drug rehab, kaya naka-training na mo dito, dili nila eh, directly integrate back ang usap pasyente to the community because of the stigma. Stigmatized mga mental health, like TB and leprosy. No? Stigma meaning, you are not proud na nakakay members pamilya na mentally ill. Dili ka proud na naitibihon sa inyo, hindi ka proud na isang lahon sa inyo. But okay lang kung nakakay heart problem, nakakay liver, okay lang lang, so, lang ang TB naman, ano? Pero kung mayroon na ng mental TB at leprosy, stigmatized niya. So dito, pag-discharge mo sa drug center, drug rehab, ibutang ka nilang halfway house. What is this halfway house? This is halfway, as it implies, halfway between the center at to sa inyong house, sa inyong residence. Diyan ka, they will look for placement job. Na taga-under trabaho ang government or ang agency mo yung itag trabaho ni mo, whatever, mas collector, si kung sino lang, garden mayor na, janitor. Yan, you will be closely observed kung you are very much functional. And you will be given a certain amount na ma-survive ka. And after several months of close observation, is the time ngayon, aki ni si Mr. Juan de la Cruz, ready na siya ma-integrated back to the community kay ang yung functional level, okay na. Mga na yung mga kabili sa ito. Ang mental ko, ang pasyente ikan sa mental ward, sa among hospital, ikan sa rehab, discharge, balik ito sa ilang barangay. Ikan, ikan mental, ikan sa rehab. Ang iyong mga barkada, nagtapok at 6 o'clock sa hapon sa barangay hall, pag-abok ano yung ikan na discharge sa mental sa rehab, mas nga sigur, ikan naman yung mental na, ikan na yung rehab. So, tagsa-tagsa, maglakaw ang iyong mga barkada. So he will tell saying na dili siya welcome. Obviously, you will be depressed, you will be sad. No? It's not bad that gabay na ikaw makatakot. Pero stigmatized mo good. So dagan kayo ngayon, ma'am. So, balik. Ang hina lang mo do. At least din niya, happy ko. May konti man ako dito. Di na mabutag doon sa mga amigo. And that's a reality. We don't have family houses here in the Philippines. Muna nga, mag-relapse siya, kaya mag-depress naman siya. Kusunan pa man, bilhin naman ko nila ang tagdod, balik lang kung gamit ng drugs. Nabili kong nirapol mo na sila, gamay lang ang anak. It will take a series of another round of use na po. Yeah. Okay, you know, I understand it's almost 11 o'clock, Mr. Reagan, to wind up our forum this morning. Atong paminaw ng Apong Balik, Apong President, before the closing remark, closing message from our resource person this morning. Thank you, Jun. We would like to inform our fellow media practitioners that Tapok-Tapok sa Subo, sponsored by Publishers Association of the Philippines Incorporated Cebu Chapter, in cooperation with Cebu Business Hotel, every Friday. So we hope that with or without notice, you are invited to be here at 9 o'clock every Friday. Next Friday, according to Sam, we have already had a lineup of guests starting Friday until the whole month of July. So, naka-line up na ang nagkalain-laing mga bisita. However, if any members of PAPI who would like to suggest for any guest or any burning issues of the week, please just inform Sam Costanilla, meaning si Sam Mangonoy atong direct being the chairman of the Tapok-Tapok sa Subo. So any suggestions will just be course through directly to Sam. Any members of PAPI, any officers, just coordinate with Sam. I think one of the burning issue of the week now is the LTO, LTFRB because of this strike and all this. Another one is, of course, the Sandigang Bayan issue because the warrant of arrest are now being issued for the three senators. So these are one. Probably we can invite
ombudsman or the any Department of Justice. So these are just one of the activities that PAPI will be holding every week. However, we always welcome our guests like Dr. Rene to be an active media practitioner, because he is also a media practitioner like us, and we would like to welcome his membership. And we are actually recruiting membership, because membership in PAPI is by nomination, by recruitment, not by application. You need not have to apply. You will be recruited, you will be nominated. As I've said, you did not have to apply. It is because we have our coming National Congress to be held in Cebu for the first time since the time of the inception or creation or registration of PAPI 32 years ago. This is the first Congress that it will be held outside Metro Manila. It is always the Imperial Manila that PAPI will have a convention site. So we would like to break the record, and we would like you to be to form part of that history, the first of its kind history in the making, that PAPI will have the first National Congress in Cebu. That's why it is preparations are on the way, even if the National Convention is already set next year. The date has been fixed, the venue has been set, everything has been set. It is just a matter of the preparations and your active participation. Because February 19, February 20, 21 are the marked dates for this PAPI. So it will be held at Sacred Heart Center. Nakabook na. So please, we would like to invite everyone to join us, join PAPI, and a lot of subject matters has been lined up to make the first National Congress memorable to all and a learning experience. Because this is a learning experience that you'll never forget in attending Congress as far as Cebu is concerned. Probably the local chapters, the local members will always give into the national and other areas, no, and other regions, because for the first time we will be bringing the guests not only to the other tourist destinations as Acoma, but the submarine in Cebu, because we have the only one probably in Cebu now, the Yellow Submarine. Those who have not experienced, the Yellow Submarine is come home to all our delegates. No, so these are just part of our preparations, and we would like you to be a part of the preparations PAPI. That's why every week, as I have told Dr. Rene yesterday, we have our regular weekly meeting. PAPI is doing like Rotary, that we will have a weekly meeting. Although next week, we will be keeping the announcement that the venue might change, it might be changing in this hotel, depending on the progress of the negotiation of Santos Danilia. But we have decided that it will be held here in Cebu Business Hotel, subject to the negotiation of Santos Danilia, subject to the availability of time in this room. So we're just making this advance information so that any recruits or any members who would like to nominate, you can invite them in advance in tapok-tapok, because that is part of our prerequisite or requirements for you to become a member, aside from, of course, clearing your financial requirements. Si Doctor asked me yesterday how much is the financial obligation, which I told him already. And Loy Urado, our treasurer, is the right person to give you the statements on that aspect, because that is money matters. So thank you, and I would like to turn this back to June for your departing statement of our guest. Inject my puder ko din. Nandun man delirious ang pasyente. Yung kung delirious na akong tanon kay magyaman-yaman ay he might be telling the truth of what had happened. Another way is we put the client to kanang alcohol
intoxication. Painon. So, hukon, hukon. Nagubog na, hukuli mo, utok ka. So, naanas libro na ako. Gusto ba doktor ka, mo recommend ba doktor, punta na si Dr. Mugra, mo recommend mag-hugol ng pasyente. So, naanas ang libro. Just to dig more ba, kayo normal siya. May kayo mong alibay, may kayo lelihay. Pero, basta pa tayo, hubog na, hindi na muli kayo ba? Kanta na ba? Okay, I think it's yes, sir. Last question. Juan, regarding sa being a board member sa anti-mendicancy law. Both giver and the one concert itong medical, parisable by law. Karon, mga pila kahadok ang atong parish na penalized nga giver. Unya, nasa nag-start? Nakalimutan ko, nasa nag-start atong anti-mendicancy law? Dugay na ganyan siya kayo. Way back pa niya sa pila ng dekada, nangangapin namin niya sa Republic Act o City Ordinance. Pero yun lang yun ni Atty. John Maratas, niya sa City Hall. Yun ni Atty. Joy Tisquira, kung sa mga abogado. Tingko nga, nasa ba tayo na nagkakpan na niya? Tingko na yan si Bel Pilisan, na kailangan mong kauban mo sa polis. Siya, Dok, there was one time na nagdami na yung mga mayunanin dito sa korte. Unya kay, o ba yun ba may upailing tea? Pwede lisok na kung ano yung pagkasapaan na mga kulito ni judge, kinsa itong nga judge, pagkasapaan raw niya, ayaw na mong balik ka na ang pa, naayaw na niya, wala nga buhan na usap. So, pero mula kinay na tayo gray line ba? Ngayon na yung ordinance ba? No? Pero ang among bisigil na okay sa kadalanan, ipakaroon August will be the anti-medigan si Mark and Gisgutan Bako. Ang maghatag maayo pero sa kadalanan ni Dios to. It's not now we are against giving. Kaya mo na sa Ginoo Max, maghatag mo ka, o kung sa'y kinsa na may naman tagaan. Okay po ako, kaya ko anak. Pero ang maghatag mo sa money or in-kind sa mga kadalanan, this will put the commuters, the pedestrians, at rest. And the motorists at rest also. Kaya mga po, may siya traffic jam or traffic condition. Right? So, balik ko na ko sa makadagan, ang paghatag maayo pero sa kadalanan ng Iliusto. Na tayo nanakpan na ni. In fact, may imposting 1,000 penalty sa muhatag. Kaya, so may ihatag ka ng medical. Ito na ng pag-ilinus, kaya ko na. So, ang nakpon ka itong muhatag. Mula na ang balahod. Ang nakpon, kung pinilay sa katong muhatag. Katong muhatag. So, o paano ito mag-count mga pila? Naanay ito pila, pero hindi ko katik mong figure. Okay. Yeah, ito ni June Malatas, itong contact person na niya, ano, reliable person nga, makatag na ito, mga figures, kung pila na nanakpan nila. Pero wala mga presyo, no? Ha? Wala mga presyo. Waway kwan, sabi niya yung penalty nga na kwan? Kwanta. Kaya katong dili, waway kwanta, na community service, mo kayo nimitingan na mo. Pero panihalagi ko ba kung mga violations sa other city order, kanang night dwellers, kanang pertindihan ng problema ng syudara, kanang na ay mga cartoon girls. Oh. You know what is cartoon girls? Mausap mga itong dati. Madawi. Oh, cartoon girls. Kung inunday ko ni Honorable Barangay Captain Boy Miranda sa San Roque, kung kapunsan ni cartoon girls, isang panadak, kanang mga babae ba, nadag cartoon, mga bayi. Kanya, mangita o customer about sex. Oh, kanya, o mga sinabot sa with the price is right, they will do it inside. Kaya sa karton, kaya karton is long enough, kaya siguro sa refrigerator ng karton, kaya may daan ba? Bukan lang sa mga strategic niya o lugar-lugar na din niya makitaan mo sa ulang tao. Naagin mo na, doktor? Naali, karton girls. Ato rin, may nilipot na siya ngayon. Wala siya I'm going to get a little bit. He will be our guest analyst this morning. Salamat kayo, Dr. Rene Obra. May we have your parting message, Doc? Yes, John. Okay, medyo emotional po naman kayo. Kung magtuo na
kanang inyo kong welcome this kapag kita pinindot welcome niya ako muling mabilib yung sa sayo nga makalipay sa tao di rin kwarta tuwag yung gana kinagamit ko mga activities na malipay ako sa may kwarta ay patungo di ay nagkakamit ito pinat na may hindi ako kinagamit ng kwarta nang lansad ko pero nagkaroon kayo po mga grupo-grupo bisugla ng may kwarta ay ako pa'y magkwartahan pero lipay na nga po dito. So I'm an outgoing council chairman sa council of life sa president sa Sumbo sa aming district. Outgoing naman po. Maybe I can devote some of my time to this group na kayo. Medyo nga po yung mga kulin eh. Basta kung asa kung happy yun. Ha? Hopefully, this will be the start of our friendly relationship. I improve sa media. Actually, may power ni Max kagaling ko sa Diyo Yabi. Kami ko ni Max niya. Ako, ikan ulit yung mag-browner about din sa Diyo. Ganahan ko music, kung doon hindi kahit kumayo, pero ganahan ko music. Naman ko sa Diyo Bravo, sa Diyo Bravo ni Max. Ganahan ko kanta, pero ako ko hindi kumayo yung kanta. So that's me. So thank you very much for inviting me. Welcome and I hope na padayon ni nga yung grupo ninyo. Karoon ako mabayad.